Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Ang cellphone, hindi na lang siya ginagamit na pangtawag ngayon ha, dahil pwede na rin gamitin para tumingin sa internet. Nakakakuha ng mga litrato at video na sinlinaw ng mga makabagong kamera. At iba pang gamit na dati sa mga high-tech na computer at gadgets lang nagagawa. Pero sa maniwala kayo o hindi, itong telepono ito hindi lang pantawag at pantext. Alam nyo ba na ang telepono ito ay nakakakuha ng electrocardiogram o ECG readings, yung sa puso ba? Kaya na ang tawag sa kanya ay ECG phone. So ipoprogram natin hanggang lumabas ang screen na yan. Ang hintuturunin nyo, ilalagay dun, ididiin. Tsaka pipindutin ang push button na may puso, ayan, binabasa na. Ang ECG reading na ito ay pwedeng ipadala sa Medical City. Ayun naman pala, sila nang bahala mag-diagnose. Ano pa kaya ang maiisip nila sa telepono? Ano? For example, sa labas ka, nagkakaroon ng palpitasyon, hingal, no? Pwedeng gamitin na yung phone, kumuha ng ECG. The phone transmits the ECG to the hospital. Somebody there in the hospital will interpret that ECG and give a response by SMS to the owner of the phone, no? Advising him or her about the condition of the heart at real time, no? At the time, after 5 minutes, may response na yun. And then, for example, he or she needs to go back to the hospital, emergency room for additional health care, mabibigyan siya ng abiso. Napakalaking tulong naman daw dahil maaring makasagip ito ng buhay.